Hello everyone at welcome back po dito sa ating channel. So, I hope that napanood niyo na po yung mga latest videos natin dahil meron po tayong mga bagong problem solving with explanation of the solution. So, makakatulong din po sa inyong pag-review especially for numerical reasoning kasi numerical reasoning is really a part of civil service exam kahit na sub-prof or professional level. So, don't forget to click also the subscribe button so that you can see more of my videos. And in this video ay sasagutan po natin ito. Nakita ko lang po to sa sa Facebook groups, and then I noticed na maraming iba't ibang answer doon sa comments section, kaya naisipan kong magbigay ng explanation dahil it means that marami pa rin ang nalilito. So, how to convert fraction percentage to decimals? So, we have an example here. What is 1/2% equivalent to? So, as you can notice, yung mga choices po ay nasa decimal numbers. Kaya, dapat yung ibig niyang sabihin kung ano yung equivalent ng 1/2% in decimal. So, first po natin gawin is 1/2%. So, paano ba? 1/2. When you say 1/2%, kapag sinasabing 1/2%, hindi po yun 1/2. I mean, 1/2% is 1/2/100. Bakit? Kasi, di ba, percent, percent means 100. Cent means 100. So, every number na merong percent na symbol, ibig sabihin, meron niyang over 100. So, itong 1/2%, ibig sabihin, 1/2/100. So, kung 1%, ibig sabihin, that is 1/100. Magkaiba yung 1/100 sa 1 lang, di ba? So, kapag ang 1 merong percent na symbol, it is not 1. When you multiply with other numbers, ibig sabihin yan, that is 1/100. So, dito, balik tayo sa ating 1/2%. So, as I was saying, 1/2% is 1/2/100. So, ngayon, paano ba natin, paano ba ang gagawin natin? So, sa part ko, mas madali sa akin na i-convert yung 1/2 into decimal para mas madali nating i-divide into 100. So, 1/2, di ba yung 1/2 in decimal is 0.5, right? So, paano natin na-transform from fraction ang 1/2 to decimal? We simply divide 1 divided by 2. So, 1 divided by 2, we add decimal, and then we copy the decimal on top, and then 0. So, 10 divided by 2 is 5. So, 5 times 2 is 10, and then 0. So, 1/2 in decimal is 0.5 or 0.5. And then, delete muna natin itong, so, ayan na, meron na tayong decimal na sa 1/2, and then over 100. Wait. So, ibig sabihin, 1/2% is 0.5/100 in decimal. So, ngayon, pwede na tayong mag-divide. So, dahil shortcut sa pag-divide ng kapag ng per shortcut ng pag
ano, pag-divide ng number into 100, dahil merong dalawang zero yung 100, so automatic move lang tayo ng 2 decimal places to the left. So yung 0.5 from 0.5 move tayo dalawang decimal places. So ibig sabihin 0. So ibig sabihin yung decimal is nandito sa point, ang 0.5 magiging 0.005. So ganyan lang siya kasimple, 0.005. So ito na yung sagot. Ang 0.5% is equivalent to 0.005. So nasa choices ba? Yes, nasa letter D. So always take note na lagi niyong basahin maigi or tingnang maigi yung mga choices kasi minsan nakakalito, especially yung 0.05, so isa lang ang 0, so dapat 0.005, so na merong dalawang 0, so ito na po yung 0.5% na hinahanap, so 0.005. So kapag naman nalilito kayo sa pag-move ng decimal, so pwede niyong i-divide manually. Kaya lang mas suggest ko talaga is move na lang ng 2 decimal places to the left. Yan ang pinakamabilis na pag decimal ng percentage. So ayan, kapag dinidivide natin yung 0.5, 'di ba 0.5% is 0.5 over 100. So kapag dinidivide natin yung 0.5 divide by 100, ayan. So ibig sabihin 0 and then 0 and then 5, so 0 ulit, 0, and then 50 divide, so take note nandito yung decimal point, 50 divided by 100 is 0 ulit, kasi it cannot be, and then 0 times 100 is 0, and then 50, and then add ulit ng 0, so ganyan mag-manual, so 500 divided by 500 divided by 100 is 5. So ganyan mag-manual divide ng para makuha yung decimal equivalent ng percentage. So sa whole number the same rin, pero tulad nga ng sabi ko, dahil merong dalawang zero dito, so automatic move na lang tayo ng dalawang bases to the left para ma-change yung decimal point. Okay? So, I hope meron kayong naintindihan and thank you for watching.